marami sa atin walang foresight. Ang nasa isip parate, di bale, pagtanda ko naman, aalagaan ako ng mga anak ko. Huwag kayong pakasigurado. Kaya maraming mga magulang ang nadidisappoint, sumasama ang loob, dahil parating iniisip nila, pagtanda ko, meron namang bibili ng gamot ko. Of course not. Hindi namin tungkulin yan. Hindi namin tungkuling bumili ng gamot nyo. Kung may extra kami, tumulong kami, salamat. Pero dapat habang bata pa kayo, no? Nag-iipong kayo ng pang-retirement ninyo. Huwag ninyong iaasa sa mga anak ninyo. Kasi baka mamaya, sasama lang ang loob ninyo. Kumbaga yung ibibigay namin, extra na lang sa kung ano ang naipundar ninyo. Sa buhay natin, ito ang normal. Mag-aasawa kayo, magkakaanak kayo, lalaki ang anak ninyo. Pag magkakaroon ng pamilya, aalis sa bahay nyo. Katapus-tapusan, balik uli kayo ng kayong dalawa lang. Emptiness. May foresight ba kayo? Baka one sight lang. One sight. Ano ibig sabihin? Imbento ko lang to. One sight. Basta mag-aasawa ako, okay na yon. Mag-aanak ako, okay na yon. Bahala na sa kinaharap. One sight. Dapat, siguro kaya foresight, no? Kaya foresight, no? Kaya apat. Parang kumbaga, napag-isipan mo na yan. You are four steps ahead sa kung anong pwedeng mangyari sa'yo. Kaya napaghandaan mo na. Sa mga mag-aasawa, o sa mga anak naman, alam nyo na, dadating ang panahon kung ang normal na takbo ng buhay, walang magkakasakit, walang kahit ano, yung normal takbo ng buhay, mga anak, alam ninyo, balang araw, mamamatay ang magulang nyo. Wala kayong aasahan. Tama? So ano ang foresight dapat ng mga anak? Mag-aaral ako ng mabuti. Hindi ang dadating sa mismong araw na yun na. Kung itong pangarap mo sa hinaharap, ngayon pa lang, anak, dapat pinagtatrabahuhan mo na yan. Hindi babagsak yan sa harapan nyo na maayos ka agad yung buhay mo. Kailangan, anong gagawin mo? Mag-aaral ka ng mabuti. Yan ang may foresight. Sabi dito ng Panginoon, kaya sinasabi ko sa inyo, gamitin niyo sa pakikipagkaibigan ang inyong kayamanan sa sanlibutang ito para pagdating ng panahon may tatanggap sa inyo sapagkat hindi ninyo mapaglilingkuran ang Diyos at ang kayamanan. Anong sinasabi nito? No? Dapat daw yung kayamanan ninyo ay gamitin ninyo para pagdating ng panahon may kalalagyan kayo sa langit. Bawa, meron kang natulungan. No? Meron kang natulungan. Pag yan na unang namatay sa'yo, pag unang namatay yan sa'yo, pagdating doon, sasabihin niya, mauuna siyang pupunta sa langit. Sana, sasabihin ng Panginoon, pag namatay ka na, ay sabihin niya kay Lord, ay mabait ho yan, natulungan ako niyan. O, di ba? Meron ka nang nandun sa padrino sa taas? No? Naku, natulungan ho ako niyang taong yan. O. Kasi yung kayamanan mo, ginamit mo sa pagtulong sa kanya. Kung una ka namang namatay, kaysa sa tinulungan mo, anong gagawin niyan? Ipagdadasal ka niyan. Ha? Panginoon, napakabait ho ng taong yan na namatay. Sana ho tanggapin niyo siya sa inyong kaharian. Yun ang sinasabi ni Lord. Kasi iiwanan niyo lang naman yung pera ninyo. In a small way, we can have our place in heaven. Maliliit na paraan lang yan. Kaya pinapaalalahanan tayo ng ating Panginoon ngayong umagang ito. Sana magkaroon tayo ng foresight. Inihahanda natin ang sarili natin. Total, more or less, alam mo naman na yung kalalagyan mo in the future. Paghandaan mo na. At ang pinaka-importanting paghahandaan natin, yung kalalagyan natin sa langit. Sabi ng Panginoon, gamitin mo ang kayamanan mo para pagdating ng panahon, may magwe-welcome sa'yo sa langit. Ay, yung taong yan, napakabuti at maraming natulungan. Amen? O, tayo na kayo.